Ano ginagawa ng mga Ginoon? God's word changes lives. Amen. There is no other book that can direct your path into success. There is no other book that can change the life of the individuals. Only the Bible. Amen. Amen. Nabasa mo yung Bible. Na-amen mo. No? Ang atong message mga Ginoon, dili kayo ni siya aksidente, insidente nga ako ang muwali, kayo naman din, naman mo lakaw karon, kayo bawa na gidayan, Ginoon, ubo na po muwali. Mauna nga, ako yun, ikatuwa na lang siya, second time na niba. Kay last pod ka tong padulong po pagbarili, nakawali po ba ito? Yung karon po, schedule ko na ako karon. Wow, yun na na gidayan, Ginoon, no? Kabawa na gidayan siya daan. So, la, kung mga Ginoon, share lang ako, last Tuesday morning, early in the morning, around 4:30 o'clock mga Ikson, pagbata na ko kayo, 4:30 man ko, padulong duty. As I read my Bible, di hap nag-ikos sa Proverbs, then, may one verse dito nga, tamaan yun ko ba? Talagang natamaan yata. Ah, natamaan yun ko mga Ikson. Then, pagkamit kulis, nakahinundong ko, nga ako dahil ang mo-preach karon. Then, ayun ko, Lord, use me for your glory. Then, buo ang outline, gahapon pagit sa hapon. Wow, pero dili 11th hour ha? Kung 11th hour, karoon pa nabuo. So, inanda agad, on time pang Ginoo. Siya na may bahala. Kung pawalihon ko niya, siya may bahala. Iyahan ang mensahe. Igor, mabubong paggamit. Oh, iyahan ang pulong. So, let us come to the Word of God, mga Ikson. Please open your Bible in the book of Proverbs. Proverbs. Proverbs chapter 14. Ah, dili na lang tayo mag-games. Kikibalo na ko nga. Mas kam, ragyapon mo. Proverbs chapter 14, verse number 12. Proverbs chapter 14, verse number 12. This is only one verse, mga Igsoon, nga atong pag-asawaan, ang mensahe sa Ginoo, hamubo lang, pero siya na'y bahala, may mupadayag kung sa iyang gustong isulting. Reka na to. Amen. Say amen, ana? Amen. Atong duhanan sa pagbasa, mga Igsoon, dili na ko matensa ni kayo, usara man ka verse. Proverbs chapter 14, verse number 12, ready, basa. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Let us pray. Most precious Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord, for all the blessings nga mong gihatag nga reka namo, Ginoo. Salamat, Lord, nga ikaw nagiguban ka namo throughout the week. And sa ilo ako, Lord, sa akong kalapasan nga nahimo sa mga tubangan, Ginoo, gamita ako, Lord, sa pagpadayag sa imong pulong at tubangan sa imong katawan. Lord, kung dili man ko nimo magamit, walay kabuluhan ang akong kinabuhi. Walay kabuluhan ang akong kinabuhi, kinabuhi, Lord, kung dili ko nimo magamit. Nili ka po nung, Lord God, I pray na imo akong himuon na takos o gangayan na mumunala sa imong mensahe. Pasagta kami, Lord God, sa imong pulong sa simple o gano'n lamang ang pumagi. I commit all these things, I pray in Jesus' name. Amen. Mayroon din sa Proverbs, mga Ikson, there is a way which seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Dahil ganyan, mga Ikson, na makadesisyon daw sa itong kinabuhi na ating mga plano, especially no, sa mga minyo na, mga sa itong pamilya, na ating mga plano ba, na daw para na ito, no, nga, insakto kita. Na daw para na ito, nga, sakto ni Moni akong sundon. Na kay plano para sa imong kaugbaon lang. Matagusan ako, namang kita yung mga plano. But let me remind you this. After you receive the Lord Jesus Christ, dilita ng plano na ito, may angin na itong sundun. Na ay plano ang Ginoo sa matagusan na ito. That's why, o sa iba, makunta na na. Ganong inunaali man ang akong ginabuhi, ganong mura mag-feel na ko nga mersambli na. Mura mag-feel na ko nga wala may kausbanan. Amin mo, feeling mo na kayo mo. Amen, feeling na ninyo. But by the way, that feelings, atong pasalamatan ng Ginoo, nga natay feelings si Ginara. Now, kay normal man tayo, nga feelings. Example, eh, wala kay feelings. Nahin mo kalito, panuktok sa inyo, gabihin na ko. Bye, bye, bye. Sunog, sunog. Yan wala mga feelings. Di ka pala, lupas mo dahan, pinahin mo lang baga. Sunog. Sunog, di ay. Pero wala kay feelings, hala, hala, sunog! Ako tawagan din si pastor. Na pastor din, tawagan, magsunog. Now, importante mga Ikson, na normal ta. Normal ta nga pagkatao, ang atong kinabuhi, normal natay feelings.
Kung imong tanawon mga hingsohon, from the creation in the book of Genesis, Genesis chapter 1, mingon ang Ginoo, let there be light, and there was light. Then, ang tanan nga nakita ni mo sa imong palibot, pero sa tanan nakita ni mo, nabuhat na sa Ginoo, pinaagi lang siya ang pulong. O kung siya yung ingon mga hingsohon, sa diyang nabuhat na niya, nalipa yung Ginoo. Mingon siya, it was good. Nalipa yung Ginoo. Pag-abot sa chapter 1 na gabon, pag-abot sa verse 26, mingon siya, let us make a man in our image, in after our likeness. Parihagin na to. Nagbuhat siya, ginatod ng gibuhat ang tao. That is why, naakay feelings, feelings na ni mo, gasa na sa Ginoo, iya na sa Ginoo. Ayong kakurat kung sa panahon nga ba problema ka, sa panahon nga daw para ni mo problema, ginasiya, ma-feeling kuan ka ba? Feeling lonely. Ano ba? Na-feeling lonely ba? Na, sometimes feeling on na kayo ka. Mayroon din sa Psalm chapter 32, verse number 8, please open your Bible, gano'n lang. Psalm chapter 32, verse number 8. Mayon dire, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. No? Sa dihang nahimo kang anak sa Ginoo, after ni mo gidawat si Ginoong Hesukristo, diha sa imong kinabuhi, daw nahimo kang anak sa Ginoo. Then, ang matag na hitabo sa imong kinabuhi, daw Dios na nahibaw ni anak. Na ay plano ang Ginoo, na ay kanang mayo ng Ginoo ba? Brad, Sam, diri ka, agi. Iko, ah, di pang po diya, pero ay, punta na ang batuon. Agutunahan, ah, daghang tunok. Napagipangpang. Ari ko diri, oh, limpyo kayo ang daanan, straight case, palto ang agianan, pagabot sa nano, kita ko, life flood, nakabot ang success. Ari ko diri, Lord, magbuot niyo ka sa imuha ba? Pero mayo ng Ginoo, ah, diya. No? Dahil kanta nga naging mong kaiso. Ilit sa'yo ang pagsunod kang Kristo. Iba mo? Wala no? No, dahil kanta. Nakarilit ka na, no? Dahil ka. Ang dalan nga agihan mo. Tinungod mo na. Ilit sa'yo ang kinabuhing Kristohanon. That is not a guarantee after you receive the Lord Jesus Christ. That is not a guarantee na mamahim mong hayahay ang iyong kinabuhi. Amen. God never promise you na mamahim mo kang dato. Kay kung Kristohanon ka, dawato ni mo si Kristo, kung maingon ang Ginoo na himo kang dato, tanan tao eh, Christian. Dili tanan o dili na garantiya na mamahim mong hayahay ang iyong kinabuhi kung mahim mo kang Kristohanon. Di ba? Kung imong tanawon si Apostol Paul, unsa yang giingon mga igsoon? We are in trouble on every side. Side by side mga igsoon, na trouble na silang puno. Oh. Pero kung imong hinumduman ba, unique kayo, nindot kayo ang pagka-convert ni Paul, no? Padulong sila sa Damascus, nadapa siya, then siya ito, nagkuha ng kanang lies, dilit na siya kakita, nabuta siya. Sometimes mga igsoon, kinanglan pa rin tabutaan. Ganong butaan siya? Usa lang ganong butaan siya? Para makita niya ang Ginoo. Amen. Kinanglan pa rin tabutaan ta para makita na to ang Ginoo. Kinanglan pa rin nga mapiang ta para makalakaw ta uban sa Ginoo. Right? Are you following? Amen. Ito ko walang manipalo. No? I will instruct thee and teach thee in the way you should go. Instructanda sa Ginoo, na instruction. And when we talk about feelings, just like emotion, right? So the title of our message, emotion is not your boss. Oh, dili na nimo amo. Ang kanang emotion, kanang imong pagka-feeling nun, kung abot sa problema, hagba na ka, ayaw padala anak. Gikontrol lang ka sa imong emosyon. We are praying sometimes mga igsoon, ngumuingon ka nga, Lord, we pray for the safety. Safety for what? Safety against sa imong enemy. Safety ka padulong sa trabaho, padulong pauli. Safety ang imong pamilya. Wala ka kabantay.
You're not praying against yourself. Self. Ano emotion. Tili na ni mo amo ang imong emotion. Dapat kita ang makontrol sa atong emotion. Amen. Oh? Emotion is not your boss. Dili nato boss ang emotion. First, three things this afternoon mag isang. First, when you feel alone, associate people who love the word of God. Kana bitang feel nato mga igsoon nga kapuya ning akong kinabuhi ay sige na lang maging unani. Years ago, last year until now, unani lang magyapon. Feel na mo ba nga ako ra bigi gitamaan ani? Why not you associate people who love the word of God? Abi ninyo mga igsoon, kani bitang fellowship. Fellowship sa mga Kristohanon. Sa una yun, dito ba nga ito ang church, dili kayo ko ma-enjoy sa fellowship sa atoa. Nga naman, I will tell you frankly, free and frank, no? Dili kayo ko ma-enjoy tungod kay, kung mag-fellowship mga ganita, huwag ko ilang ika-share ninyo, puro na gilbati ang akong kinabuhi. Way back 2016, bati ang akong ginabuhi. Siguro, pila ka ninyo, diri wala kay balo, no? Kung ako, drug addict ko sa una. I am not admit na drug user lang ko. Nahimo kong drug addict sa Mactan. O Melanie, kay ba usap ko ang sitwasyon? Kusog ko mo sigarilyo, adik, kay kusog mo sigarilyo, kay cigarettes is life para na ako. Buntag sa iyo, manigarilyo ko. Inom, palahubog ko. Wanto si Pastor Totong dito sa una, o si Wiwin, kay namay Bible study, kita pa na sila na ako, napakos tindahan, nagbuhot-buhot o sigarilyo. Marang inig-fellowship na mo dito sa una, dili ko kaharong, wala ko'y now nga, wala ko'y mga experience na ika-share ng mga nindot tungod kay bati ang akong mga kaagi, bati ang akong kagahapon. But grasya sa Ginoo mga igsoon, nagpadayo ng tuig. Until this present, nabot ko na yung puntuhan mga igsoon. Aduna yung mga experience ng mga nindot niya bihatag sa Ginoo na ako. Now, mauna nga kung mag-fellowship ang mga fathers, diha sa luyo, dito mga ni, nindot ay ganahan mo. Ganahan po na mga papa, bradundon, magwag pa ganako, pero mura lang may kamigo. Bradundon, mura lang yung pagkabarkada. Kuwang na lang na mo, magtagay. Di ba? Enjoy ba? Kay nindot kayo ang hisputan sa mga unbelievers, kanang among hisputan sa una, ma-enjoy may sa mga topic, na ako na karun. Ma-enjoy ko ba nila kay karun. Diligid malikayan mga eksyon, kung maabot nito nga sa oras ng panag-istorya, naagid mo insert ang pulong sa Ginoo. Diligid kalikayan, ma-insert good ang pulong sa Ginoo. Among yung mindset, ang mga experience sa mga tao kanianto, like David, like Solomon, may nana ba? Labi na mga chicks boy, may kuhan niya, mag-discute niya, ah, Solomon na yun. No? Mauna, emotion is not your boss. When you feel alone, associate people who love the word of God. Mauna, kinahanglan na itong ma-associate. Dili kay, may mga, bay, kain na niya ako ang, waroy, laay mga yun. Laag. Lago na sa inyo, eh. Kaya ba ka ngayon mo itong barkada sa una? Kauban ito na ako o drug sa una. Bago barkada, by the way, naala. Sige, give me chat. May isa, kumusta na ka sa mixing ko? Yeah. Wapo kaya po. May isa, laag din eh. Kung laag mo ito. May isa, tayo mag-upload din eh. Kaya na, mauna. Kung laag mo ito. Kabalo na ako sa sunod. Nay, beer ko na, itubog na ako. Kuli ko, anak, kulapo ako ang Chinese herbal. Ano? Mauna siya mga isoon. Karon nga guwang-guwang nako, ang ako na nanggibisyo, dahon sa guyabano. Kinsa kita sa kompos, dahon sa guyabano. Muna na akong gilaga, wala ko imun-imun. Bawas pa noon, pwede patagal ko kulapo. Ano? Wala na yung kalipay na mahiguban pa ko nila. Wala na yung say-say nga mabalik pa ko niya ng dapita. Kaya naman, kung mabalik ko niya ng dapita, questionably ang akong kinabuhi, nga akong kinabuhi ka rin. Malipayon ko nga nagkinabuhi sa akong kinabuhi ka rin.
Although na ay problema, na ay trials, mo fail ko o makabating ko mga igsoon nga nag-inusara ko tungkol sa mga pagsuway. But kung pagsuway na isigutan mga igsoon, 1 Peter chapter 1 verse number 7. Please open your Bible please. 1 Peter chapter 1 verse 7, may kong dire mga igsoon, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Mga igsoon, kanang trial manggod, dili na but pasabot, nga wala ang Ginoo na kubali mo. By the way, sultihan ko ikaw, kung trial sa Ginoo, suwayan ka sa Ginoo, dato ang imong problema, na para nung problema karon, be happy and be thankful unto the Lord. Nga naman, dilit mang kataga trial sa Ginoo nga dako nga trial diha sa Ginoo kung gamay lang kag pagtuo kabalo man ang Ginoo nga wagtan duga di ba can you imagine Abraham unsa ka faithfulness ang gipakita ni Abraham ngadto sa Ginoo paghatag sa Ginoo ni Isaac ngadto ni Abraham ug ni Sarah unsa ingon sa Ginoo i-offer na nato. Eh, hatag na nga ako. Ano na? Di na trial? Dili lang pagsukod, pagsuway sa iyang faith nga to sa Ginoo. Imagine na, gipangandoy nila sa kadugay na panahon, tagabot sa iyang bugdong anak, pangayoon na rin sa Ginoo. Nag-ugmad ka, o, oh, nagkuhan ka mga diri sa kalibutan, pagandong, mawagtang nagkalip. Dahil, ma-fail na rin ka, feel lonely na rin ka, dili na mao mga igsoon na trial of your faith. Now testingan juga sa Ginoo mga igsoon. Emotion is not your boss. Ikaduha mga igsoon, when you feel discouraged, fix your eyes on God. Amen. Fix your eyes on God. Nga naman ang discouragement mga igsoon mauna'y pinaka the best weapon ni Satan. Tirahan juga ni Satan. Oh, kana bitong mingon during the pita, hina ni siya. During the pita, dali ra ni siya matandog. So, i-discourage ka ni Satanas. During the pita, ako ni siya abundahan di, ako ni siya abunuhan na di. Abunuhan ka ng mga butang, na daw makapalayo ni mo sa pangalagad si Ginoo. When you feel discouraged, fix your eyes on God. No? 1 Peter paghapon mga igsoon, 1 Peter chapter 4 verse number 12, mingon dire mga igsoon, beloved, think it not strange concerning the very trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Naagay mga panghitabo ba nga talagsaon? Kana bitong mingon ka nga, talagsa ra kayo mahitabo sa inyong kinabuhi. You know what? Ang akong anak si Malia napirahan pag last March, no? Under insurance ginansiya, kana sila tanan. But ang nahitabo mga igsoon, kampante ko nga nagpa-opera dito, pagpabili na ni untol ang insurance tungod sa congenital condition, dili gyud siya makarga kay inborn. Mauna nga nakabil ko almost 50,000, 49,000 kapin. Asa man gumangita na, na-stumble ko, na-fail na ko, usaon ang gibin na ko. But dili man na mauwi kuan mga isong dili na mauwi garantiya nga as in ma-discourage na ta. Di ba? Bingo lang Ginoo, I will instruct thee and teach thee in the way you should go. Kabalo ang Ginoo. Kung asa ka niya, ihatod para matagbo ang panginahanglanon. Are you listening? Amen? Masigitong taong ba? Atong klaruhan, amen, no? Anak, kabalo na ang ginuodaan, mga igsoon. That is why, na ang mga panghitabo na makayang katalagsaon naging kayo, unique kayo, we are unique, lain-lain tag feelings, lain-lain tag reaction in terms sa mga problema. Lain-lain, damo na challenge kayo na ito, mga igsoon, ilabi na sa mga campers, magatong mo sa barili, naa dito ang continuation sa ato ang message. Naa dito. Mao nang ayaw ninyo sayangi nga na nikadto ninyo dito, daghang mga preachers narito ug ang continuation sa ato ning sayo karon tuod dito.
mao na nga ready na mo dinilaan kay pagabot nito to ani daw sumpay. Number 3 room leader. Ya dito kay daghan to. Ito ang Pastor Paul abot to 20. No? Nang ana dito. When you feel discouraged, fix your eyes on God. Kani kitang discouraged mga igso no? Kani discouragement ba? Nay duha ka, nay Kristohan no, disjante. Nya iyang amigo sa eskwelahan, unbeliever. Mayingo na yung iyang amigo ay, sus, kung kanira gyapon ang ako ang baon ni kaugma, burger, maghikog na dyan ko. Pagkaugma, maor gyapon niyang baon. Lang, burger na gyapon. Wala gyo, blast na gini. Ugma. Nya mayingo pa itong, kuwan, kanan, deliver, Kristohan ng nga asyante. Bay, kung kanira akong baon gyapon ugma, sandwich o peanut butter, maghikog na ba? Sus, pagka-ugma kayo, makakaman niyang baon. To make the long story short, naghikog ilang duha. No, grabe, no? Naghikog ilang duha. Gikuha na dahil sa NBI, mauna. Ang isiginikanan, ang ginikanan na ito, ang deliver niyo mo, naghilang. Sus, kung kahit ako pa lang ko, ha? Dili ka ganahan na itong burger, dili na lang yung tika pa baon na ito, nagmahay yung kudong, ano ba? Na ang katong believer, ang ginikanan itong believer, wala siya naghilap. Mingo na siya ba? Naipunan ko ba? Ano nag-suicide ba ng amuna? Nga, wala man ko nag-prepare siyang baon. Siya may nag-prepare ato. No? Nakuha niyo ang story? Na sometimes ba nga, kita mismo may nagbuhat, yung anong nahiagunta nga to sa kalautan? Nga naman, influence ta with the unbelievers. Oh, na-influensyahan ta sa mga buhat sa itong mga barkada. Be a best influencer. Kita mo'y dapat influencer. Dito dahil dapat nga kita may mga influensyahan. Amen? Now, number 3. Kita maglangan mga Exxon. First, when you feel alone, associate people who love the Word of God. Number 2, when you feel discouraged, fix your eyes on God. And number 3 and last, when you make a decision, consult it first to God. Amen? Kung magbuhat gani ka og decision, konsulta ka daan sa Ginoo. Kaya nga naman, sa ginaingon ko lang sa sinugdanan, after you receive our Lord Jesus Christ, you are sealed with the Holy Ghost, then, nahimo na kang anak sa Dios. You are one of the children of God. Then, mingo lang Ginoo, I will instruct thee and teach thee in the way you should go. Ang Ginoo, ang plano sa Ginoo, mao'y matuman. Wala di katumanan sa imong mga plano. Mao lang ayaw pagbuot. Ayaw pagbuot-buot sa imong plano. Way back, one year ago, ingon ko sa misis, mag-resign ko sa trabaho. Mag-resign ko, tungod kayo, wala. Bisag Sunday, duty gyapon ko. Kung maabot ko sa simbahan, kanang duty ko pang gabi. Pero nagkagabi yan, ha, Domingos gabi, duty gyapon ko. Iko mag-resign ko. Wala na ko kauyon, ani, wala na himaya ang Ginoo na ko. Mingon ang Ginoo kayo. Mingon ang puno sila, a false balance is abomination to the Lord. Balance ba? Nangyari ka sa simbahan, pero kapoy kayo mong lawas, kaya nag-duty pagkagabi. You are sacrificing yourself. You make a sacrifice. Pangutana, ready ba yung kagalingon? Nga naka sa simbahan? Dili. Di ba? Dili, ready yung kagalingon. Ninganha lang ka diha, tungod kay kinaganahan ka mo simba. Pero ang imong lawas, pulaw na kayo. Mag-resign mo. And siya, okay, resign. Hala, naghinay ang kumpanya. Is that an accident? Mingo na nga, mamayad ang kumpanya. Ay, hindi ko mag-resign. Pabayad ko. Nagpa-endorse ko. Ingon na ko sa mga supervisor, sir. Mag-resign na ako karon. Karon nga tuig. Magpa-endorse ko. Siya, okay, pa-endorse. Karon daghan, mga kauban ako, nangabayran. So, sir, ito lagi ko na-appeal. Siya, abot lang. Ano ko na-appeal? Is that an accident? No. It is God. Ginoo lang din. May ko na po sa prayer meeting. Ako ang i-request na mabayaran ko sa Ginoo. Mabayaran ko, pabayaran ko sa kumpanya na mag-exempt man gani ko. Mabayaran ko kay kusugip pamayad. Last days, namayad po. Wala ang gihapon ko na-appeal. Then, abot ko itong na-operahan si Maria. Nakautang ko itong dako. Yung kaya ko utang ito.
Dinala ko sa Ginoo nga. Maingon ko ba sa akong kagalingon? Sa ako, ganas sa Ginoo nga, maula mo ko. Ganun sa Ginoo akong bakwiyon na magpabayad ko. Murag mauwa ko ba? O sa akong ginoon, ko, Lord, ikaw na lang bahala. Mawala ba? Pabayaran mo ko niya or dili. Pero you know what? Nalipay pa ako nga nagautang kong dako. Mangutan na mo, nalipay ko. Dugay pa kong mamatay. Timani na niyo, dugay pa kong mamatay. Nga naman, dilim mo sugot ang Ginoo nga mamatay ko, nga ako kay kukutang kay dilim. No, unang ka mo, kung naan mo dugay matay, mamutang mo. No, dilim man mo kilo, kung naan ang Ginoo nga magbilin tagbating na testimony. Si Sam, ah, sige tog simba. Kanya pag-ando, ako ikutang ibilin, namatay na lang, huwag ang bayad. Una, ganaan mo, ala, pangutang mo na to. No? When you make a decision, consult it first to God. Jeremiah chapter 29, last na lang, please open your Bible. Jeremiah 29, verse number 11. Mayroon din mga Exxon, for I know the thoughts that I think toward you. Ha? Ingon siya, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Oh. Kasi, isa ko sa banda, ingon siya, I know my thoughts towards you, na ako, kalbaw ko sa akong plano para ni mo. Plano nga dili kaalautan para ni mo. Plano sa maayon mong ugma, expected end. No? Ano na ganindot? Kung natin mga plano, ato sa Ginoo, siya na'y bahala. That is not a guarantee, bitaw no, mga mahimutang kuan, dato ta, nilangutan na ako sa trabahoan ba? Sam, kung inana, ang Ginoo may nagbuot na doon na yung tanan, ganong nilimanda dato, ingon ko, sige, logical mong ganay mong kuan, logic po din nga. Kung dato lang tanan, kinsa mong limpios garsada, kung dato na tanan, kisa may magtanong na itong mga humay. Wala mo tanong, kaya dato na tanan. Mangita ka sunod, kisa may magpasuhol. Wala! Balance. Ang gihimo sa Ginoo, balance. Ang kwarta, dili na garantiya na success ka sa iyong kinabuhi. Kaya dili makalipay ang kwarta. Di ba? Kung sa Ginoo, sa Hagay, Book of Hagay, chapter 1, mayroon nito, ikaw nag-earn ka o mga suhol. Oh, nagdawat ka og mga suhol, nagkaon ka pero kuwang. Oh, nag-earn ka og mga suhol, nagbutang ka sa imong suhol nato sa bank apan buslot. Tiyaw mo, buslot. Nga naman, umahal ni ko. Kaya katong na tayo yun, ang mga katong mga tawa na sa una, ikuha sila sa Ginoo, pag-ingon sa Ginoo, pag make an kuhaan, altar mo, himo mo, templo daan. Ilang una-una, may ganda nga, ang atong kuna-una, ipuntahan sa Ginoo ng lugar, may ganda, ah, magamang kong legosyo eh. Ah, magamang kong balay daan, magtigom sa ko. Hindi, magkatigom na ko, ay, hapa, umuhatag sa Ginoo. Kaya para nga, mauna nga, wang ba, ganang, para sa bulhaton sa Ginoo. Na which is sayo pa. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Di ba? Napa muna ko. Amen? No? Ang continuation sa ito ang mensaheng mga eksong, encouragement tuwa sa barili. Tuwa sa barili ang sumpay sa itong mensahe. Ambot o pila ka points to tamang tuwa dito. No? Let us